magpasalita ng isang puppet? Yung hindi halatang kayo ang nagsasalita, ha? Mamamangha kayo kapag napanood nyo ang isa sa mga Pinoy na maipagmamalaki natin pagdating sa ventriloquism. Ang ventriloquism ay isang uri ng act of stagecraft kung saan ay kayang manipulahin ng tao ang kanyang boses sa iba't ibang katauhan at maipakita sa kanyang mga manonood na parang hindi ito nanggagaling sa kanyang bibig. You said hospital. Yes? Yes, it's hospital. Have you ever tried to say hospital without moving your mouth? Parang mahirap kung tutuusin gawin ang propesyong ito. Pero sa kanya, easy-easy. My name? Puro ko my name. Tell them your name. I forgot my name. You forgot your name. He forgot his name. Okay, ngayon mo pa kinalimutan talaga. Siya si Juancho Lunaria na mas kilala sa tawag na Juanlu, Tubong Bulacan. Ayon kay Juanlu, hindi lang niya tinawag bilang ventriloquism ang kanyang ginagawa, kundi tinawag niya itong ventrilusion, na kombinasyon ng ventriloquism at magic tricks. Bago siya naging isang ventriloquist, naging magician siya sa loob ng 20 taon. Nagtrabaho sa mga private party circuit hanggang sa napasali siya sa isang talent search sa isang TV network. Nang sumali siya sa talent search noong taong 2009, ay nag-decide siyang i-expand ang kanyang talento sa pamamagitan ng pagpapakita ng extra skill at ito na nga ang tinatawag na ventriloquism. Hindi pa natapos ang tagumpay sa likod ng kanyang pambihirang talento. Matapos ang kanyang pagsali sa contest, ay nagkapalad pa siyang maging host ng twice weekly segment sa isang morning show kung saan doon nagbibigay siya ng political commentary na may halong comedy. Introducing Santiago de Faro, Enchong Go, Alien K, Baby Ryan, Nicolo, and Lunario Brothers and their marionettes. Sila ang mga kaibigang puppet ni Juanlu. Where are my yaya? I am not your yaya. Where are my yaya? Yaya? You're such a loser. Magandang tanghali po. Say hello. Hello! Magandang po! Excuse me, sir. Please tell everybody your name. Huh? Utang ni Juanlu sa kanyang mga puppets ang kanyang patuloy na umaarangkadang career. Kaya naman, pinakaiingatan niya ang mga ito at pinapahalagahan. Talagang mapapamangha ka kay Juanlu at sa kanyang mga puppets. Mai-inspire ka sa kanyang husay at hindi lang yan. Mas hahanga ka pa sa kanyang magandang balita sa atin ngayong umaga na magpapatunay lamang na ang Pinoy talent ay pang world class talaga. At ngayon, mas makikilala pa natin siya dito sa homepage. Mr. Juancho Juanlu Lunaria, the ventriloquist. Para sa homepage, ako si Blueberry Fabiosa. Alright, good morning po sa inyong lahat. Si Juanlu po at kasama ko si Congressman Dominador. Congressman, alam niyo po si Congressman ang top gun ng Antipolo. Top gun po ng Antipolo. Kasi po yung kanyang top almost gun. Eh, Congressman, bumati po kayo. Eh, good morning. Thank you for inviting us here in Homepage. Eh, baka ano, naghahanap dyan ng sugar daddy. Bakit ho? Eh, meron akong jadetish. Kung nananon, nasyado kong nervyoso. Anyway, Congressman, kamusta na po kayo? How old are you? Well, I'm 84 years old already. Eh, kamusta naman po kayo? Eh, alam mo, iho, at the age of 84, etong kaliwang tuhod ko, sinasakit. Ah, eh ano na ho yan? Dala ng katandaan. Ha? Dala ho ng katandaan. Eh, hindi totoo yan. Bakit naman ho? Eh, dakit itong kanang tuhod ko, hindi sinasakit. Nagkasintanda lang yan. Eh, ano pa ho nararamdaman nyo at the age of 84? Nako, iho, tatlong sakit ko eh. Ano ho yung una? Ay, nako, naging nakakalinutin na ako. Makakalimutin. Ano yung pangalawa at saka pangatlo? Nakalinutan ko na. Isipin niyo at interesado sila eh. Sige. Well, alam ka na. Yung pangalawa, meron akong udo. Ubo. Yes. Yung pangatlo ho, eh nahina na tenga ko. Alam mo, sa sodrang hina ng tenga ko, hindi ko narinig ang udo ko. Hindi ko narinig. Eh nagpa-check up na ho ba kayo? Yes. Sa doktor. Eh natural, alam sa NNDA.
E binigyan ko kayo ng gamot, niresetahan kayo. Yes, gamot to pampalakas ng tenga. Ay hindi, ganot ang talakas ng udo. Para narinig ko. Ayan, naririnig ko na. Congressman Dominador. Thank you. Good morning. Good morning. Iha. Ayun, naabot ang kamay. Yes. Hello po. Kamusta naman ang tuhod? Okay na nan. Iha, okay, hi. You look like my third wife. Teka ko, ilan mo ba asawan niyo? Dalawa. Ang dalawa pa. Dalawa, kakasabi nila. Eh, kaya nga third. Good morning po. I love the eyebrows, ha? Tas-tas. Good morning, Mr. Good morning. Wanlu. Welcome po to homepage. And to Congressman, good morning po. Nakakatakot ang yeah. Masarap panoorin sa malayo. Pag malapitan na, medyo, ay. Don't mind him. Ako na lang po sa atin, no? Okay. Tatanungin mo. Tatayo po ba tayo? Tatayo tayo, no? Kasi kayo, si Kong kailangan na suporta, eh, yeah. No? Mahirap na baka. Anyway, ito pong pagiging ventriloquist. Paliwanag natin, ano ba talaga ang sakop ng pagiging isang ventriloquist? So, paano kang matatawag na isang ganun? Basically, you're a ventriloquist if you have a puppet. Mm-hmm. No? Tapos nagsasalita kayo simultaneously. Okay. Tapos, kasi mayroong puppeteers na tago eh, behind the curtain, yes. Di ba? Hindi ventriloquist yun. Okay. Ang ventriloquist should be standing beside the puppet, mm-hmm. Nag-uusap kayo, meron kayong dialogue. Basically, ganun. Okay. Yung mga puppets niyo. Naka-conscious ka daw, ha? Hindi po, ang guwapo niyo po kasi. Thank you. Ha, kahit po ganyan na, top gun, ha? Guwapong-guwapo pa rin, ho. Thank you. Ay, etong mga puppets, kagaya ni Congressman po, ano? At yung mga nakita natin, kamukhang-kamukha ni, siyempre, pambansang kamao, Manny Pacquiao. Paano niyo po dinidesenyo, how do you conceptualize the puppets that you want to include in every performance? Actually, itong mga puppets ko, with the exception of Manny Pacman, of course, mga alter ego ko to eh. Meron akong character na bata, si Nicolo. So si Nicolo, ako yun nung bata ako eh. Tapos ito namang si Congressman, ito yung tatay ko eh, parang yung daddy ko. Okay. Medyo ganun. More or less so may personal touch ito. Merong part, bahagi siguro ng kwento ng inyong buhay, ang bawat karakter or the puppets that you bring into every performance. Alam mo, nung bata kasi ako, mag-isa ako sa bahay since the fourth grade hanggang tumanda ako. Kasi mga kapatid ko maaga nag-asawa eh. Mm-hmm. So naiwan ako sa bahay from the fourth grade hanggang tumanda ako. Kausap ko lang sarili ko eh. So naging training ko yung... kakausap ko sa yun sarili lang ko. Yun siguro naging motivation or yeah. You think it is an outlet also? Yeah, very much an outlet kasi... What do you feel when you do this? Siyempre, masaya, I'm sure, kasi tumatawa ang mga tao, nag-enjoy. Pero kayo, yeah. On a personal level, what are the fulfillments, the achievements that you get out of every performance that you do? Alam mo yung kapatid ko, si Kuya Nestor, sinasabi niya, ano, saan mo kinukuha yung mga materyales mo? Mm. Sabi ko sa kanya, Kuya, ano yan eh, nung bata ako, iniwan niyo ako mag-isa sa bahay. Mm. So naaalala ko yung kabataan ko, and then ginagawa ko nakakatawa na lang. Mm-hmm. So yung ibang mga jokes out of my childhood. Out of your childhood. Childhood experiences. And what is the one thing that you love most about what you're doing? Well, to be honest with you, it pays good, no? Yun ang unang-una, kasi pamilyadong tao ko. It pays very well, it's very lucrative. Pero at the same time, yung naririnig mo nagtatawanan yung tao, na-appreciate nila yung inyong mga patawa. Yes. That's very fulfilling din. Mm-hmm. Tapos, yun nga, katulad niya, for example, I'm going abroad, tapos makikita ng mga kababayan natin, uy, may Pilipino lang panood ako, tapos it makes me proud to be a Filipino na nagpe-perform. Ventriloquist. Yeah. There's not a lot of ventriloquists in the Philippines, you know? Not or a lot, not pero a lot. I have friends, like for example, my good friend Oni Carcamo, mm-hmm. He's one of the vents in the country. And si Ruther Urquia, he's another friend of mine. Mga kaibigan ko yan na ventriloquist. Yeah, ako naman tanong, no? Kong, kamusta naman po? Ay, kamusta sa Batangas ngayon? Latangas? Sabi ka taga Batangas hindi, ngayon? Iha. Taga Antitolo. Antipolo ba? Iha. Can you deny text, Nate? Of course. Can you still text, Lolo? Ay, teka, Congressman, wala naman... Wala ako kayong cellphone. Ah, wala palang cellphone. Hindi, meron. Baka radyo-radyo pa, walkie-talkie ba? May cellphone daw siya, pero hindi niya ako tinitext. Ba't ako hindi niyo ako tinitext? Wala akong load. Paano niyo titext yung miss yung miss? Pero pag girls? Pasa load. Ayoko, nakihirap ako dito. Pasa load. Kakapasa ng load.
Kayo daw po ay magiging bahagi ng isang ASEAN Puppetry Festival na gaganapin from November 1 to November 3, 2011 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yeah, the, ikwento nyo naman itong event na actually, ito. Actually, ito, 2 weeks ago pa ito. Mm-hmm. It happened in Kuala Lumpur, Malaysia. I represented the country. ASEAN nations to eh. Mm-hmm. So, kasama Singapore, India, Thailand, Malaysia. It was held in Malaysia actually. Yes. Marami pang mga bansa. I was the only representative wow. of the Philippines. Although, kasama ko ang aking mga kaibigan na si Danny Liwanag. He's the head of ROPETS. Eh. At saka si Professor Amy Remalete. She's from UP. Yeah. And sila yung mga kasama ko. They're part of the seminar. I was part of the festival. Okay. I have another question. Ito bang, kasi when you speak, when congressman is speaking, yeah. the audience should not see that it's you talking. So, bukod sa you differ your voice, you alter your voice, yung buka ng bibig nyo, maliit na halos dapat hindi namin mapapansin. Paano? Ang actually, ganun. Ang hirap nang hindi bumubuka ang bibig, ha? Paano yun? Tama yung sinabi mo, no? Ang perception ng tao, dapat hindi bumubuka yung bibig. That's impossible. So, very minimal bumubuka. Very minimal. Although, meron mga magagaling talaga in the world. Na talagang, hindi talaga gumagalaw. Pero, kokonti lang sila. What kinds of trainings do you have to do para lalo nyo pang ma-hone itong craft nyo na ito? Basically, I talk to myself a lot eh. Nagda-drive ako, kausap ko sarili. Wala akong problema dyan. I talk to myself a lot too. Oh, nagda-drive ako, kausap ko yung sarili ko, minememorize ko yung lines ko. Alam nyo, ang problema kasi, not really a problem, but ang kailangan practice ng isang ventriloquist, you talk for yourself, mm-hmm. diba? You memorize your own script, but you have to memorize din the script of your puppet. Alright. So, nag-uusap kayo. Tapos minsan, kailangan madala kanya talaga eh, na iba yung taong kausap mo. Minsan, natatawa ako sa kanya dahil bigla siyang nagsasalita na hindi ko alam na bibitawan ko. Ang galing naman nun. So, parang talagang when there are two characters, you morph into that character. You have to believe. And you leave the other character. Yes, ang you galing, have to no? believe. Kaya minsan, ako, very wholesome naman ako. Kaya lang, minsan nadadala ako na tingin si congressman eh. So, hoy! Congressman, matagal nyo na ho bang ginagawa ito? Kamusta naman ang partnership nyo with Wanlu? Eh, wala nang ide. Wala nang ide. Wala nang ide. No choice, ganun? No choice. Nag-enjoy naman kayo. Well, pwede na rin. Ano mong gusto nyo sa trabaho nyo? Wala. Alam mo, Iha, dati akong congressman. Bukod sa pork barrel, ano pa hong gusto nyo sa trabaho nyo? Exactly. I was a congressman before. Kaya lang, hindi na ngayon. Alam na kung bakit. Bakit ho? Masyado na ron naraming tatlet sa kongreso. Hindi ako nagsabi niyang kayo, ha? Nice shot. At your age, 80 plus, ang ganda pa rin ang sense of humor niyo. Ay, thank you. Puso-puso na mga girls yan, Kong. Ay, thank you. If you need me, by the way, akala nila D.O.N. ako, dirty old man. Hindi totoo yan. Oh. Ha? On air, sasabihin ko, I'm not a D.O.N. I'm S.S.C. Sexy senior citizen. That is so nice. And ito na po, invite na natin ang ating audience kasi naglabas kayo ng isang album. Yeah, opo. This is something different. Yes. What is this about? Ito po, Wanlu and His Puppets, a total of 6 songs po ito, all OPM. Magaganda po yung mga kanta namin dito. Kumanta rin si congressman dito. Tapos yung 7 track, which is a bonus track, nagtuturo kami how to be a ventriloquist. Uy, galing! Yeah, so yung mga bata. May training ng Kong. Oh, bata or matanda, teacher. Kung bakit ano yung matanda, tumuro kayo kay Kong? Bata, matanda, gano'n. Okay lang mo ba sa inyo yun? Eh, okay lang yun. Bata or matanda, if you want to learn how to be a ventriloquist, bili po kayo na to. May basic lesson lang naman kami dito. Pag sinabi kong matanda, you can be a teacher, you can be a firefighter, you can be a policeman, na pwedeng magagamit yung puppetry. Uy, mabanggit. November 23? Yeah, mabanggit ko lang. Just in case may mga kababayan tayo na gustong mag-cruise, I will be featured in Star Cruises. Wow! Star Cruises po ito. Superstar Libra will be ang route po namin. Ang route namin is Penang, Malaysia to Krabi and Phuket in Thailand. Wow. Opo, November 23 to December 1, Star Cruises po ito, Superstar Libra. You will be there po. You're going to be performing. Yes, well. I'm the first Asian ventriloquist wow. to be performing. Ang galing to be featured dyan sa Star Cruises. At para sa mga Pilipino na makakasama at magiging bahagi ng cruise na yan, eh. Magiging proud kayo kasi Opo. Nandun si Mr. Wanlu. And I'm so proud of that gig kasi. First Asian ventriloquist, Pinoy. Yes. Tapos yung mga kababayan natin na sana
Ang gusto ko lang naman as a ventriloquist, mapasaya yung mga kababayan natin. Si Juan Lu, ating ventriloquist yan, medyo meron tayong representative dun sa world market. Correct. And that's something also that you make us proud. People like you who make it big outside the country, you all make us proud. Kasi kakaiba ang pakiramdam pag sinabing ventriloquist. Meron kami niyan, si Juan Lu yan, di ba? Nakakamit na yun sa pangalan. Thank you very much. So kind of you. Ayha, thank you very much. That's so kind of you. Can I get your cell phone number? I will, oh. Bubulong ko sa inyo mamaya, ah. Pero kunyari, I'm sure na-excite, natuwa ang ating mga audience ngayon, pati ang mga taong nandito, Juan Lu. Paano ka namin makukunta? Kunyari, gusto naming malaman saan ba ang mga events and gigs mo, ang schedule mo. Alright. Ang address mo. Kaya gusto kang punta. Hindi naman. Where can we follow you? Well, you can check out my website, www.juanlu.net. juanlu.net lang po. Andun na po yung mga contact details namin. Yung amin naman pong CD available in Odyssey Music and Video Stores. Ayan po. This is the CD. Where? This is the CD. Oh, there's the CD. There you go, Kong. Eh, kung gusto naman namin kayong i-follow. Oh. Mabagal naman ang pag-follow namin. Di kami well, you can follow me on Twitter. Congressman Doninador. Yes. Okay, textmate na tayo pagkatapos ito, lo, ha? Ay, okay. Ano ba siya ito, no, iha? Mamaya bubulong ko po. Hindi, what unit? iPhone? iPhone. Eh, tatalitan ko ng bago. 3210. Talaga. Bagong-bago yan ang panahon nyo, lo, ano? At least safe, hindi na nakawin. Okay, maraming salamat, Congressman. Thank you very Juan much. Lu, thank you so much for being with us. Thank you at very much. At pinasaya nyo ang audience ng Homepage. Hey, thank you. Thank you very much po to Homepage and to Net25. Maraming salamat. Pag tumakbo ka ulit, mukha, marami ka ng botante niyan. Daming nagkagusto sa inyo. Hey, thank you. I'll wait for your text, ha? I shall text you. Thank you so much. Samantala, mga ka-Homepage. Alam niyo ng proyektong Bike for Lungs na ilulunsad ng Philippine College of Chest Physicians upang makaiwas po sa masamang epekto ng paninigarilyo at polusyon sa pagbabalik ng Homepage!